Yung mga idol, tila mas lalo nga na-excite ang kasalukuyang Undefeated, Unified, WBC, and WBO Super Bantamweight World Champion Stephen Fulton para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa former Undisputed Bantamweight World Champion Japanese Monster na Oya Inoue, kung saan nangangati na itong talunin ang pambansang halimaw ng Japan sa darating na July 25. Nang sa ganun ay makalaban niya ang ating pambato na si Unified, WBA, and IBF Super Bantamweight World Champion Marlon The Nightmare Tapales para sa isang bigating Undisputed World Title Fight, matapos nga po kasing talunin ni Tapales ang dating kampyon na si Murudyon Akmadaliev. Ay agad nagpost si Fulton sa kanyang official Twitter account na mas lalo siyang nasasabik na labanan si Inoue nung dahil sa panalo ni Tapales. Pero hindi pwedeng magpakampante si Fulton na siyang makakalaban ni Tapales para sa Undisputed Title Fight dahil hindi naman basta-basta ang kanyang makakatapat na si Naoya Inoue. Bagamat pareho silang undefeated fighter at mga world champion, ay di hamak na mas dekalidad naman ang mga boksingerong tinalo ni Inoue. Kaya naman, halos wala ding naniniwalang mga boxing expert na kayang manalo ni Fulton dito, lalo pa siya mismo ang dadayo sa balwarte ni Inoue sa bansang Japan para sa kanilang mega showdown na gaganapin sa July 25. Subalit ganun pa man, ay hindi na rin bago sa sports ng boxing na mananalo ang isang heavy underdog, katulad na lang na nangyari sa bakbakan ni Tapales at Akmadaliev, kung saan wala talagang ni isang boxing expert ang nagsabing kayang manalo ni Tapales. Kaya naman, halos lahat ay tumalpak para kay Akmadaliev, pero ang ending ay madami ang nawalan ng pera dahil tinalo ito ng ating kababayan. Sa ibang banda naman, matapos ngang manalo ni Tapales kontra kay Murudyon Akmadaliev, meron agad interesado na ipalaban sa ating kababayan. Ito din ang naling kay 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero na si Tomoki Kameda. Ayon sa kapatid nito na si Koki Kameda, ay gusto daw nitong mangyari ang Kameda versus Tapales. Nagpost nga itong si Koki Kameda na kasama niya si Unified Champion Marlon Tapales at si MP Promotion President Sean Gibbons. Sa mga hindi nakakalala, alam, ay number 1 contender itong si Tomoki Kameda sa WBA Super Bantamweight Rankings. Bagamat tila malabo pa itong mangyari dahil ang target nila ay ang may hawak ng titulo. Dahil kung matatanda natin ang sinabi ni Eddie Hearn sa presscon ni Akmadaliev at Tapales na nangako ito na kung sinong mananalo ay siyang lalaban kung sinong mananalo sa pagitan ni Stephen Fulton at Japanese Monster na Oya Inoue. Kaya naman sobrang swerte ni Marlon Tapales. Hindi lang siya kikita ng malaking pera, kung di posible din itong maging kauna-unahang Pinoy na maging undisputed kung papala rin. Sa ibang banda naman, tila kumpiyansa naman ang Hapon na si Japanese former WBO Bantamweight World Champion Tomoki Kameda na tatalunin nila ang ating pambato na si Unified, WBA, and IBF Super Bantamweight Champion Marlon Tapales kapag napagbigyan sila nito sa kanilang hamon na magtuos sa bansang Japan sa October, paliwanag ng kampo ni Kameda na nagulat daw sila sa ipinakitang performance ng dating kampyo na si Murudyon Akmadaliev sa laban. Dahil hindi daw talaga ito maganda, inaasahan nila na mananalo si Akmadaliev by a knockout. Subalit hindi nga po ito nangyari. Bagamat na ipatikim ng ating kababayan ang kauna-unahang talo nito, ay mukhang hindi pa din sila believe kay Tapales. Ayon sa kanila, ay si Tapales talaga ang kanilang next target, lalo pat si Kameda ngayon ang kasalukuyang number 1 contender para sa WBA Bantamweight World Rankings. Kaya naman, sasamantalahin daw nila ang kanilang posisyon upang maging mandatory challenger, at kapag formal na umanong ipinagutos ng WBA na maglaban sila, ay panigurado daw na matatalo si Tapales dahil mataas umano ang porsyento na mananakaut ni Kameda ang ating pambato. Bukod dyan,
ay napagmasdan nila na mabagal at hindi gaano mabilis na fighter itong si Tapales, kung saan napakadali daw nitong tamaan ng suntok. Kaya naman dahil dyan ay kumpiyansa-kumpiyansa ang kampo ni Kameda na maaagaw nila ang mga titulo ni Tapales at masisira ang mga plano nitong makipag-undisputed title fight kontra sa mananalo sa bakbakang Inoue versus Fulton sa darating na July 25. Samantalang naugnay naman ang pangalan dito ni Cuadro Alas. Kung matatandaan kasi natin ay papalag si Casimero na labanan itong si Marlon Tapales. Bagamat hindi naman nawala ang komento ng mga haters ni Casimero na hindi daw ito papansinin ni Tapales sa kadahilanan ang promoter nito ay si Sean Gibbons, na alam naman nating merong hidwaan sa pagitan ng kampo ni Casimero at MP Promotion. Kaya medyo malabo din na mangyari sa ngayon ang bagay na ito.